God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. And lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The fourth glorious mystery is the Assumption of Mary into heaven. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The fifth glorious mystery is the coronation of Mary in heaven. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating on the mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
natin ang mga kaluluwa ni na Emma, Armando, Emerson, Bernard, Rodolfo, Mariano Jr., Benito, Francisco, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na walang nakakaalala. Tayo po ay nasa 26 na linggo sa karaniwang panahon. Ginugunita po natin at pinagdiriwang ang National Seafarers Day at ang National Migrant Sunday. Ang mamumuno po ng ating misa ay si Reverend Father Dennis Castillo, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa pag-inaasal sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inaramal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Hindi nalugod ang Diyos sa maluho at marangyang pamumuhay ng mga leader ng Israel habang marami sa mga maliliit na mamamayan ay naghihikahos. Tutuldukan ng Diyos ang lahat ng uri ng pagmamalabis tulad ng ginawa niya sa panahon ni Amos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong Makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Siyon. Kahabag-habag kayo na naihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga habit sa salim ng mga alpa tulad ni David sa malaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkain handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko. Ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko. Sanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y do'y tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko'y
Pablo kay Timoteo na manatipat sa pananampalataya hanggang sa pagdating ni Jesus, ang makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, amuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang inyong pananampalataya sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato. Iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin. Panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matititigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggan kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Naging dukha upang tayo managana sa bigay niyang pagpapala. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng alin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro.
at sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa." Higit sa halaman, iligay sa pagitan natin malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga narian ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparuunin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay huling na buhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Batiin natin yung ating mga katabi. Magandang hapon. Opo, no? Kahit umuulan, kahit bumabagyo, no? Nandito pa rin tayo. Nagbibigay pugay at nananalangin sa Diyos. No? Isama natin sa ating panalangin yung kaligtasan ng lahat dito sa ating bansa. Ngayon po no, sa ating ebanghelyo, nakita natin si Lazaro at yung mayaman. Kung titingnan natin, walang ginagawang masama yung taong mayaman. Di po ba? Dito rin natin may isip, no? Na hindi ibig sabihin, hindi tayo gagawa ng masama. Hindi na tayo pupunta sa impyerno. Di ba? No? Parang pag sinabing impyerno, nakakatakot. No? Pero totoo po, no? Hindi lang naman ang kasalanan ay ginagawa. Kung minsan nagkakasala tayo sa ating hindi paggawa. Bakit nga ba napunta sa impyerno itong mayaman? No? Una-una, no? Siya ay naging bulag sa mga pangangailangan ng kanyang kapwa. No? Nasa pintuan na lang niya. Okay, sana kung malayo, di ba? Nasa pintuan na niya. Pero wala siyang ginawa. Pag titingnan natin, no, parang hindi tayo ito. No? Tama, mali. O nare-realize natin kung minsan ganito tayo. Nandyan na, merong nangangailangan, pero tayo tumatakas. No? Nag-escape. Madaming mga alam na dahilan. No? Hindi lang naman yung trend na ito, hindi mo lang naman makikita to sa mga may hirap o yung mga may sakit na katok sa pintuan. No, kuminsan ito yung mga, yung komunidad
natin, no? Kahit sa pamilya natin, no? Nakikita natin lahat nagtatrabaho. 'Di ba? Pero tayo, no? Nagiging bulag tayo, no? Tayo tatakas tayo sa trabaho. No? Dadayain natin. Kuminsan, no? Mismo sa trabaho, no? Napakarami tao nagtatrabaho. Nakikita natin, busy-busy ang lahat. No? Pero meron mga taong expert. Expert sila kung paano maging busy body, no? Acting like busy body. No? Parang busy pero hindi, no? Alam niyo 'yan, may mga katrabaho kayong ganun. 'Di ba? No? Kuminsan sa ganun, no? Lumalaki nang lumalaki 'yan, no? Hanggang sa nagiging bulag na tayo sa pangangailangan ng ibang tao. Pangangailangan ng ating kapwa. Yung pangalawa, no? Yung mayaman naging bingi sa kanyang konsensya. Sabi ng mga pilosopo, no? Sabi ng mga theologians, lahat ng tao merong konsensya. No? Kahit ano pang relihiyon mo, no? Natural 'yan. Nandiyan naririnig mo ang boses ng Diyos. No? Kahit yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo, alam na nila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero itong mayaman, kahit alam na niya, nanatili siyang bingi sa boses ng Diyos sa kanyang puso. Sa panahon ngayon, no, parang pinipraise pa natin yung mga taong walang konsensya. Or parang sinasabi natin yung mundo ngayon, parang sinasabi ng mundo ngayon, pag meron kang konsensya, mas mabilis kang matalo. Pag mabilis kang mahabag, pag mabilis kang maapektuhan ng mga bagay-bagay, talo ka. Di ba? Mas magaling yung mga taong walang konsensya at walang pakialam. Sila ang mga nagiging successful. Parang ganun. No? Panoorin nyo sa Facebook, sino ang mga pinipraise ng social media? Di ba? No? Yung pangatlo, no? Ano yung kasalanan ng mayaman? Pangatlo, naging paralyzed siya sa pagpapakasasa. Natrap na siya sa kanyang comfort zone. Okay na ako dito. No? Siguro meron naman tutulong dyan na ibang tao. No? Kuminsan, hindi minsan, no? Palagi ito ang ating pagkakasala. No? Kontento na tayo sa buhay, masarap na yung ating buhay, masarap na yung ating pagkakaupo. Di ba? Ayaw na nating gumalaw. Wala na tayong nakikita, nagiging bingi na tayo. Para saan, no? Para, no? Mapanatili natin yung ating komportableng kalagayan. Pero hindi po dapat ganun. No? Totoo, itong mayaman, no? Nasa kanya na lahat, no? Pero hindi ko sasabihin, no? Hindi ako naniniwala na nasa kanya na ang kaligayahan. Totoo, kontento siguro siya. But he is not happy. Minsan napagpapalit natin itong dalawang to eh. Yung contentment at saka yung happiness. Pag na-confuse tayo dyan, yan, delikado yan. Dapat di tayo malilito. Pwede kang maging kontento sa buhay mo pag meron kang mga kayamanan. No? Pero hindi ka magiging happy. Bakit? Kasi ang happiness hindi nakikita sa material na bagay. Sabi nga ng mga philosopher, no, yung happiness ay nakikita yan pag nagagawa mong matuwid ang iyong sarili. Sa pag sasabuhay ng mga virtues, no? Sabi yan ni Plato. Ano ba yung mga virtues? Yung prudence,
o yung mabuting pagpapasya, temperance, yung pagtitimpi, forbearance, di ba? Yung pagiging matibay, pap, nare-realize mo yan. Yung hustisya, pag nabibigay mo sa ibang tao o sa sarili mo, what is just, o sa Diyos, kung ano ang nararapat. Pag nagagawa mo yan, sabi nila, sabi ng mga philosophers, magiging masaya ka. Dagdagan pa natin yan. No? Sabi ng mga theologians, parang ganyan din. No? Magiging masaya ka pag nagagawa mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. May proseso na. Dapat i-discover mo na sa sarili mo, ano ba ang plano ng Diyos sa aking buhay? No? Yun ang mali nung mayaman. Natrap na siya sa sarap ng kanyang buhay. He never did actualize himself. No, hindi niya na-actualize kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Makikita natin dito, no? At the end, marirealize natin, yung mayaman na ito, merong pananampalataya. Kilala niya si Abraham. Mahal niya ang kanyang mga kapatid. Pero sa kabila ng kanyang pananampalataya, wala siyang ginawa. Kaya nga sabi ni St. James, no? Faith without action is dead. No? Parang ganun. No? Yung pananampalataya na hindi mo nare-realize sa buhay mo, ay walang kwenta. Hindi rin yan pananampalataya. Kaya naman po, no? Sa ating pag-uwi, isipin natin, paano ba ako magiging masaya? No? Yun dapat ang lagi nating hinahanap. At huwag nating i-confuse yung ating sarili sa pagiging kontento at masaya. O masunod, pagsunod sa ating layaw at maging masaya. No? Kasi yung tunay na kaligayahan, matatagpuan lang po natin yan kay Kristo. After po nito, siguro darating ang bukas, di ba? May bagyo. Marami na naman pong mga kababayan natin ang nangangailangan. No, napakaganda ng gospel ngayon. Tanungin natin yung ating sarili, no? Ano ba ang maitutulong ko? Ano ba ang magagawa ko? O ano ba ang dapat kong gawin bilang Kristiyano? No? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lubusan mo kaming iniibig, Ama, kaya't pinasok mo ang aming pagkatao liban sa kasalanan. Tulungan mo kaming tanggihan ang aming pagkahilig na maligaw at tulutan mo kaming matularan ang iyong pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Kami dumadalangin, Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama,
Buksan mo ang isip at puso naming anak at ng iyong simbahan upang hindi kami magbulag-bulagan sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid na nakakaranas ng diskriminasyon at pambubusabos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, liwanagan mo ang puso, isip at kalooban ng aming mga lingkod bayan upang ang lahat ng kanilang pagpapasya at pagkilos ay tuwin ang nakatuon sa papuri at pagtataguyod ng iyong kabanal-banalang pangalan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, ingatan at gabayan mo ang aming mga kapatid na seafarers at itaguyod at panatilihin mo ang kanilang mga pamilya habang sila'y malayo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, yakapin mo ang aming mga kapatid na kasalukuyang nahihirapan sa kanilang mental health. Naway makatagpo sila ng ginhawat, pag-asa sa iyo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, tanggapin mo ang aming mga yumaong mahal sa buhay sa kadalisayan ng iyong walang hanggang pagtatalamitan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Diyos, patnubayan mo ang lahat ng aming mga pagpapasya at kilos upang kami rin maging daluyan ng biyaya sa isa't isa. Sa pamamagitan ni Kristo na naghaharing kasama mo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
Magbisitayo po ang nasa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kulugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubay mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amin,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po niya. Sa tugubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Aming kami at Diyas sa lahat ng mga pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang lahat ng nakahandang tumanggap ng banal na komunyon.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po, sandali. Patuloy pa rin po ang panawagan ng ating simbahan para sa ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo upang tayo ay patuloy pa rin na makatulong sa kapatid nating nangangailangan. Ito ay bilang pagtugon na rin sa tawag ng mabuting balita na tayo ay gumalaw, kumilos at tumulong sa ating kapwa upang pagdating ay kasama po natin ang ating amang si Abraham sa kalangitan. Ngayon din, meron po tayong seminar para sa kumpilang bayan tuwing Sabado sa launa ng hapon at para sa mga nais na makasama sa kumpilang bayan, mangyaring hanapin lamang po sa Derek Pampanga. Patuloy pa rin ang panawagan ng Secular Augustinian Recollect Fraternity na atin silang suportahan sa kanilang fundraising kung saan kayo ay maaari pa rin makabili ng mga kanilang produkto katulad ng kimchi, tote bag at iba pa. Sila po ay makikita sa lamesa sa harapan ng simbahan. Gayun din ang ating coffee table book at limited edition OLTGB frames ay mabibili pa rin po sa mas mababang halaga. Ang Arsobispado ng Maynila ay nagpadala sa atin ng liham upang tayo po ay magkaroon ng second collection. Ito ay suporta para sa programa ng pambansang araw ng mga seafarers, gayun din ang pambansang araw ng mga migrante. Ang mga malilikom po sa second collection ay atin pong ipadadala sa Treasury Department ng Arsobispado ng Maynila. Dahil tayo po ngayon ay nakakaranas ng bagyo, inaanyayahan po ang lahat na tayo ay magsiluhod at sama-sama nating dasalin ang Oratio Imperata, panalangin sa mga kalamidad. Tayo pong lahat, Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong likha kung saan kami ay bahagi sa kalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglita. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangisiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming mamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, pagdol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawa ng tao. Inilulog namin gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong ika at maging bukas-palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po na. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya
na sasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.